Hi guys! Magandang araw mga kabakal! Ito na nga ang balita mga kabakal. Di ba nga ang lumalabas ang sumira sa kinabukasan at ang nag-udyok daw sa pagpopro kina Boy Bagsik ay ang Casimero at ang kanyang pinagtetrainingan sa legal na kamaon na si Boss Rich Don. Pero mga kabakal, ito pala ang tunay talaga na nangyari. Sabi sa akin mga kabakal ni Boss Rich Don, nakausap ko mga kabakal, wala po palang nag-udyok dito kina Boy Bagsik at kina Boy Ungas na mag-pro. Ang nangyari daw dito mga kabakal, mismong si Boy Bagsik out of nowhere dati ay humingi daw ng tulong. Nag-message kina Casimero, nag-message kina John Real, kina Jason Casimero na kung pwede raw silang tulungan kung paano mag-pro. So syempre mga kabakal, given the fact na ito naman talagang mga Casimero brothers at yung mga kaibigan related kay Casimero ay handang tumulong, tinulungan nila itong si Boy Bagsik. Syempre gusto nilang tulungan yung dalawa, pero ang talagang nagpursige na mag-pro at talagang may gustong mag-pro ay itong si Boy Bagsik. Kaya tinulungan po nila mga kabakal itong si Boy Bagsik at hinanapan nila ng mga sponsor. At ayun na nga mga kabakal, nakahanap ng tatlong sponsor. Saan ka pa? Tinulungan ka na, hinanapan ka pa ng sponsor at hinanapan pa ng training camp mga kabakal. At doon sa training camp kung saan, sa legal na kamao, kung saan kay Boss Rich Don, meron siyang allowance. And mga kabakal, yung allowance niya, mas malaki pa sa allowance niya, sa allowance ng mga pro-boxer. Mas malaki syempre, kasi pag pro-boxer ka, mas malaki yung iyong allowance. Pero yung kay Boy Bagsik mga kabakal, doble. Doble daw yung allowance niya, ganun siya talaga tinulungan. Plus syempre, pakain ka, and then libre training, may allowance ka. Kasi nga mga kabakal, gusto talagang tulungan ng Casimero Brothers itong si Boy Bagsik. At si Boy Bagsik ang nakiusap na tulungan siyang maging pro. Yun nga lang mga kabakal, ang nangyari ay ang mga sponsor at syempre yung mga tumulong kay Boy Bagsik ngayon ang natitira. Ang nasasabihan na nag-udyok daw kay Boy Bagsik na nanira ng career ni Boy Bagsik. Samantalang si Boy Bagsik talaga ang nagdesisyon na tahakin ang pagpupro. At ito na nga, di ba? Naglabas nga lang video si Boss Rich Don at sinabi ni Boy Bagsik na ayaw na niyang magpro. Kesyo ganito, kesyo na ho-homesick, kesyo, kesyo. Pero ang tunay dyan mga kabakal, sabi mismo ni Boss Rich Don ay ginawa na nila ng paraan, kinuha na nila ng mga CT scan, ng mga medical at kung ano-ano pa. Umurong daw mga kabakal si Boy Bagsik. Umurong sa laban, kesyo na ho-homesick na daw siya mga kabakal. Mukhang tinamaan ng pagkalungkot itong si Boy Bagsik kaya umurong. Dahil mga kabakal, yung laban niya ng December ay naurong or na-cancel. Kaya hinanapan nila ng panibagong laban. So doon sa sinasabing na-cancel yung laban niya, yes, na-cancel yung una, pero hinanapan uli ng pangalawang laban ng December 16. At nakakuha na ng mga medical, nakakuha na ng mga kung ano-anong kailangan. Ang nangyari, umurong si Boy Bagsik. So syempre, sayang na sayang yung mga nagastos ng sponsor mga kabakal. Syempre, may allowance yan. Sino ba nagbibigay ng allowance? Syempre, may mga pagkain niya. Wala namang ginagastos mga kabakal si Boy Bagsik. Para lang siya nagpunta ng training camp na libre training, libre pagkain at libre allowance. So talagang pampered na pampered. Sobrang espesyal ang naging touring kay Boy Bagsik. Kaya nga naman, nakakalungkot na, alam mo yun, kung sino pa yung mga tumulong, yun pa yung mga nababas. Kung sino pa yung nagastusan
sila pa yung nasasabihan ng hindi maganda. At totoo naman daw talaga na yung laban ni Boy Bagsik kung nagtuloy-tuloy sa Japan ay legit. Kasi mga kabakal, yung isa sa mga sponsor ni Boy Bagsik eh taga Japan mga kabakal, at mayroong promotion or malakas sa promotion, kaya kayang-kayang ilaban. Pero syempre, hindi naman ganun kadali yun. Kailangan nga manalo muna ni Boy Bagsik ng 3 or 6 na beses sa pro dito sa Pilipinas bago makapag-Japan. Totoo naman yun eh. Yun nga lang, hindi na nasimulan. Dahil nga, umurong na itong si Boy Bagsik. At ang sabi niya, eh, mag-i-street boxing na lang daw muna siya. Babalik daw siya mga kabakal sa pagiging street fighter. Naloko na. Well mga kabakal, maganda naman daw yung pagpapaalam. Wala namang sama ng loob. Okay, dun sa mga humawak kay Boy Bagsik, especially itong si Boss Rich Don, syempre nalagaan niya si Boy Bagsik, syempre nagbigay na siya ng allowance dito, talagang tinulungan niya. Wala namang sama ng loob at maayos namang nagpaalam at nagpaliwanag itong si Boy Bagsik. Yun nga lang, eh, ang nakakaawa dito ay yung mga tumulong kay Boy Bagsik at gumastos, syempre yung tulong yun. At ito yung opinion ko lang, nakakaawa yung mga tumulong kay Boy Bagsik kasi sila yung nagastusan. Pagkatapos hindi na magtutuloy itong si Boy Bagsik at babalik na lang sa pagiging street fighter. Sayang na sayang. Ano nga kaya ang tunay na dahilan mga kabakal? Kasi ang sinabi na sa akin ni Boss Rich Don, eh, na homesick na daw siya. Nalungkot na daw siya. Di ba mga kabakal? At meron akong mga naririnig. Ito ay narinig ko lamang naman. At gusto kong i-share sa inyo na yung iba, mga nagsasabi sa akin, eh meron daw kinakausap or meron daw kinausap a week before bago magpaalam itong si Boy Bagsik ng mga boxer, mga pro-boxer. At doon sa mga nakausap niyang pro-boxer, may nag-leak na ang sabi sa akin, eh, ito yung sabi-sabi lang, wala tayong confirmation dito, na ang isa daw reason din kaya umurong si Boy Bagsik, eh dahil napagtanto daw niya na hindi ganun kadali maging pro-boxer. Nalulungkot na siya, naho-homesick na siya, pagkatapos napagtanto niya pa daw na hindi ganun kadali maging pro-boxer. Kaya naisipan niya na munang itigil ang pagtitraining at bumalik na lang muna sa pagiging street fighter. Nakakalungkot mga kabakal, ang talagang talo dito para sa akin ay yung mga tumulong kay Boy Bagsik. Kasi si Boy Bagsik ang humingi ng tulong, binigyan nila ng tulong, yun nga lang, hindi nagtuloy si Boy Bagsik at saka na lang daw siya magtutuloy. So syempre, hindi mo na pwedeng ibalik yung mga nagastos mo. Syempre, di ba, pag may ginastos sa kamp fighter, na-expect mo, eh, lalaban yan. Diba? Although hindi naman yung dinidemand, hindi naman yung sinusumbat. Pero based sa mga narinig ko, sayang at ang talo talaga dito at ang kawawa talaga dito, yung mga tumulong na ngayon, eh nababash. So yun mga kabakal, hintayin natin na ma-interview natin ng live si Boss Rich Don. Kasi nga naman, condolence kay Boss Rich Don, namatayan sila. At tingnan natin kung anong ilalabas na vlog ni Boy Bagsik, kasi as of now, wala pa siyang nilalabas. Pero yun lang, para clear lang, para sa mga nagtatanong. Yun po ang istorya. Pero ano ang inyong opinion dito mga kabakal? Ano ang inyong opinion? Gusto kong marinig, i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila.